rin, tigyawat, acne. Isasama ko na rin yung problema ng mga kabataan, whiteheads, blackheads. So, pimples, lahat yan. Itatanong natin sa isang napakagaling na dermatologist. Member po siya ng Philippine Dermatological Society, Dr. Akati Go ng Manila Doctors Hospital at Asian Hospital. Dr. Akati, kumusta po? Mabuti, Lisa. Miss ko na kayong dalawa ni Willie. Long time no see and long time no hear. Maraming salamat ulit sa pag-imbita sa akin. Yes. Ngayon, pwede na kayong magpaganda sa ating mga young ones out there. Doktora, problema ng mga kabataan, maraming pimples, lalo na pag nagmamask. Yung iba talagang tad-tad. Oo nga. Ano po ba muna yung cause ng tigyawat? Ito ba ay dahil sa hormones, sa edad, or merong gagawin? So, first of all, yung mga tigyawat kasi may genetic background eh. So, meron silang ninuno, either side ng mother side or father, may tigyawat na mana nila. So, at the age na teenager sila, yung hormones nila medyo mataas, very active. Kaya, genetic background plus yung hormonal surge na yon, very ripe pimples will come out. Ang napapansin ko pa ngayon, Lisa, alam mo kayong mga kabataan, ay kagagaling matulog, natutulog sila 1 a.m., 2 a.m. Eh, awa ng Diyos, yung pagtulog nilang maagang yun, ha? Umaga na. Lalo pang nagpapatigyawat sa kanila kasi parang stressor yun eh. So, yung pagpupuyat na yon, lalo pang dadami ang tigyawat nila. So, I always ask my patients sa teenagers, kung pwede, maaga tayong matulog, hindi umaga ang tulog. No? Kasi makakatulong na magpaganda ng kanilang skin, yung tulog. So, what we usually do, we give them a dry soap. No? So, yung dry soap, pwede yung sulfur soap, yung mga dry soap, Kojic soap, glycerin soap. Tapos, naglalagay tayo ng mga astringent, no, yung mga topical antibiotic. Pero kunyari bukol-bukol na, awa ng Diyos, kailangan na natin uminom ng antibiotic kasi hindi nakakayanin ng mga pahid-pahid lang eh. So yung mga malalaking yon, masasakit yon eh. So kailangan inuman ng antibiotic para from inside makatulong sa pagliit ng mga tigyawat na yon. So yun ang ginagawa natin on the gist sa mga pasyenteng may tigyawat. Okay. At another problem ng mga kabataan, pag ba nagtigyawat at naputok mo, lahat po ba yun magpepeklat or hindi naman? So, ganito yan. Kung ang lumabas sa tigyawat, bukol. So, pag sinabi nating bukol, pag sinalat mo yung balat, may laman sa loob. No? Hindi siya lumabas na buo. So, pag meron kang nasasalat na parang may laman sa loob, bukol yun. Now, so, pagka tiniris ng tao, awa ng Diyos, yun ang mag-iiwan ng uka. So, hindi natin yung pinuputok. So, kunyari, naghilamos tayo, may nana, pumutok yun, okay. So, naputok na, pero hindi mo pa lalong titirisin kasi pag tiniris mo siya sideways, yung laman noon sa loob, lalong lulubog, lalong lalaki yung bukol. So, imbis na maliit lang na bukol sana, pagka tiniris ng tiniris, nagiging pigsa. So, nagiging malaking bukol pa. So, we don't like doing that. Yung bang acne o tigyawat, pag tumubo sa mga ilong o sa ibang parts ng mukha, siya ba yung nagiging whiteheads or tumigas na tigyawat? Okay. So, yung nandi dito sa ating ilong, usually kasi ang mga oil glands natin, magkakadikit sila sa ilong. Kaya ang ilong napaka-oily niyan. Kasi nga magkakadikit yung mga oil glands eh. So, sometimes in some patients, may mga parang bukol-bukol silang maliliit, superficial lang, no? Parang flesh-colored dito sa kanilang nose. Sebaceous hyperplasia yun. Parang oil gland na nagbukol. So yun, kahit na anong tiris mo, anong pahid mo ng astringent, kahit anong inom mo ng gamot, hindi na siya nawawala. Nadoon na siya talaga eh. So, ang nangyayari lang doon, because oily yung skin, kaya siya namumuo. Now, kapag ka later on, na hindi na ganun ka-oily ang skin mo, maaaring parang lumiit. Kasi parang illusion eh. Pagka masyadong oily, parang lalo siyang malaki. Pero pagka less oily, katulad nun, gumamit ka ng mga drying soap, yung mga astringent, pag yung naging less dry siya, parang lumiit. Pero actually, ando doon pa rin siya. Hindi siya natutunaw. Ano naman po, doktora, yung kaibahan ng whiteheads sa blackheads? Yung blackheads ba, pag yung whiteheads na tumagal, na dumihan, nagiging blackheads ba yan? Okay. Ang blackhead kasi,
kaya siya tawag ng blackhead. Makikita mo, meron siyang itim sa tuktok. Yung whitehead, parang meron siyang nakabalot na superficial layer of skin. Makikita mo, puti siya. So, for both, as long as hindi siya namukol, no? Pwede naman tinitiris. Pero I have to caution you, no? Kung madalas natin tinitiris ang mga blackheads, whiteheads, nagiging prominent din yung pores. No? So, parang nag-uuka din. Well, wala namang problema ngayon kasi nga may mga laser system ngayon na pwedeng magpaganda ng surface ng skin. Pero ang suggestion ko sa mga kabataan, huwag nilang masyadong i-manipulate yung mga blackheads, whiteheads ng kanilang mukha. Lalo kapag nandito sa triangle of the face, no? Kasi yung triangle of the face na yan, pag nagkaroon ng infection yung ating whitehead or blackhead, naging maliit na bukol siya, nagtigyawat, namuupang parang pigsa, delikado yun, baka dumiretso yun sa utak natin. So, dito, pagka sa triangle of the nose, kung may tigyawat tayo, hayaan nyo na lang, huwag nyo na masyadong kalikutin. Okay lang yan, patuyuin lang natin by itself. Pagdating, may kaugnayan din ba yung whiteheads, blackheads, and acne? Kasi kulang tayo sa hilamos. May mga tao parang hindi yata naghihilamos. Tapos, kasama na rin yung pagtubo nung yung iba, di ba, nagkakaroon ng kuliti. Lahat ba to dahil sa hindi tamang kalinisan sa katawan? Well, you have to understand, ang acne kasi may genetic background at saka meron tayong hormonal surge, no? Okay. Yung cause ng bacteria, parang, well, aggravating factor siya, no? Hindi siya katulad ng kuliti na, kunyari, ang kuliti, awa ng Diyos, medyo mahina ang resistensya natin, no? And then, nagkaroon tayo ng kuliti, it's part of low resistance, eh. Kaya, mas prone tayo magkaroon ng mga kuli-kuliti, eh. Pero ang acne, really, is more genetic, more hormonal. Ang problema lang, sa ating mga kabataan kasi, pagka nagkakaroon sila ng pimple, palibhasa, mahilig sila magpuyat. Parati silang nasa social media, nagbabasa ng kanilang whatever, Facebook and all that stuff. Yung pagpuyat nila is another stressor to their body. So, pagka parati silang puyat, yung tigyawat nila, mas lalong lumalabas. So, unfortunately, kahit ilang beses mo siya hilamusan, you only remove the surface oil. Pero hindi mo talaga natatanggal yung from inside, yung hormonal stimulation, yung genetic background, hindi mo natatanggal yun. So, pagka may malalaking pigsa na tigyawat, no? Kasi malalaki sila, eh. Hindi na nadadala yun ng paghilamos, paglagay ng gamot ng astringent. Hindi siya nakukuha sa ganung paraan, eh. Kailangan na talaga inuman ng gamot. Chocolate, pagkain, oily? Okay, that's a very good question. Alam mo, in many studies, ang mga pagkain ng high sugar known to be inflammatory. So, pati sa acne, hindi naman sa bawal, no? Pero I ask my patient to eat healthy. So, they have to eat more vegetables, they have to drink more water, more fruits in their diet. So, yung chocolate, paminsan-minsan. Pero yung ibang pasyente, they claim, no? Pagka kumain sila ng chocolate, parang ang daming tigyawat na lalabas. So, kung ganon, huwag kumain. Pero it does not happen to all. But I do suggest to limit the sugar that they take. Okay. Last question, doktora. Yung mga over-the-counter, ang dami-dami nating nakikita dun sa botika, panlagay dun sa mga tigyawat. Uh-oh. Pwede ba yun? Okay. Uso yan ngayon, Lisa. Pagka nagtatanong ako sa mga pasyente, ano na pong inailagay natin? Yung mga rejuve. Parating na sinasabi, rejuvenating, no? So, rejuvenating soap, solution, may mga night cream, day cream. Matagal na yung uso. Dati-dati pa, nag-iba lang ng pangalan. Rejuvenating, no? Pero, actually, pagka mild lang yung acne, nakakatulong naman siya, no? Pero, pagka malalaki na, hindi na niya kaya, eh. So, ganito ang aking parang rule of thumb. So, let's say may tigyawat ka. Gusto mo makasubok, nabigyan ka ng rekomenda ng iyong kaibigan, o maggamit ka nitong rejuve. Okay, gamitin natin. Pero kung sa loob ng isang buwan na nagsubok-subok ka at hindi ka natulungan, siguro hindi niya kaya. Kailangan magpatingin ka na sa doktor. Okay. Maraming salamat po. So, sa ating mga young ones out there, pag may problema po sa inyong balat, sa inyong kutis, pumunta po sa isang dermatologist. Thank you, Dr. Katigo. Thank you.